maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-awerta ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang uso. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka kayong tayumangge. Ano po yung mga health benefits ito? Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw ako po si Amy Boy. Ganito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw kasama ko po ang ating dalupasang doktor na si Dr. Sophie De Leon at ang ating engineer at chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura na si Gastendo Rosendo Sorg. Hello po! Hello! Hi! Hi Amy! Hi Sendo! Hi! Yeah! Amy and Doc! Nadagdagan ko yung introduction ko kay ano kay Dr. Sophie. Iba na to eh! Oo ba! Big time na yan! Wala! Introduce natin ang presidente po ng National Rabbit Breeders Association, si Dr. Sophie De Leon. Ayan! Thank you, thank you. Mahirap pala. Marami. Grabe umikot si Dr. Oo. Oh, mahirap. Eh, pero nandiyan tayo para tumulong. Opo, nationwide eh. Pero nandiyan tayo para tumulong sa batang industriya ng pagre-rabbit. Yun lang ang kwa ko. Alam mo naman, alam ni Gastendo yan, ang adikain natin, makatulong kahit sa anong sektor. Lalo si Gastendo. Oo. Mas masipag si Doc. Grabe. Lahat yata, hawak niya yung mayroon sa industriya. Mamaya na sa Pangasinan, mamaya na sa Laguna, mamaya na sa Bulacan, mamaya na kailangan sa Batangas. Oo. Lumalaga rin ito eh. Anyway, ano Doc, kamusta yung ikot mo sa ano, sa rabbit? Maraming interesado, no? Alam mo, ang mas in demand ngayon, magsimula Tarlac, Pangasinan, Isabela, Ilocos, Baguio. Ang lakas nilang mag-consume ng rabbit meat. Bakit? Ano, ikaw, Sendo, taga Pangasinan, anong dahilan? Mainit kasi yan eh. Mainit sa katawan. Kami kasi mas gusto namin yung mainit sa katawan eh. Alam mo, hindi ba parang ang topic, Amy, tama ba ang topic natin is kambing? Karamihan din ang magsimula Tarlac, Tarlac, Pangasinan. Bakit malakas din kayong kumusumo ng kambing? Yeah, ang kambing kasi ano eh, sinasabayan sa gin. Masarap yan pagka may gin tsaka kambing. Kaya pangpulutan. Oh, pangpulutan. Mainit pa rin sa katawan. Yan pa rin ang pero sabi ko, Sosie, kaya nga tayo, di ba, last season natin noong nakaraan, eh, meron pa tayong na-interview na restaurant, di ba, Kasendo, ang binibenta din dahil yung kambing. Nakakaapat. Nakakaapat hanggang anim na kambing siya sa isang pwesto lang, ha, yung nakaraan natin. Oh. Yeah. Maganda po ang kita sa kambing. Kaya ngayon, Dr. Sophie and Gastendo, minilit talaga natin ang ating guest na makasama ulit dahil nga ito eh, para first-hand information dahil itong makakasama natin ay isang eksperto ko. Ngayon ang pag-uusapan natin yung feeding at yung sa pagbubuntis. Sabi ko nga, sayang ang magiging anak o di ba pera na, naging pato pa. Minsan, gano'n yung nangyayari sa atin yung pag nakukunan yung ating mga alagang buntis na kambing. Kaya maganda po ang ating episode para lalo natin pahalagaan at lalo pa tayong kumita sa ating pagkakambing. So, abangan po yan ng ating mga kababayan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Balik po ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama po natin muli. Siya po ang director ng Small Ruminant Center sa PLSU. Kasama po natin si
Sir Neil Del Rosario. Hello po. Hello po. Magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Yes, Sir Neil, last time pinag-usapan natin yung housing po saka yung ano ba yung goat, ano ba yung sheep. This time pag-usapan natin ay pagbubuntis naman po at tamang pakain para sa ating mga alagang kambing na buntis, no? Sabi dito sir na bago pa man din magbuntis ang ating mga kambing, dapat talaga inaalagaan na natin ito. Bakit po? Nasabi po natin yung pagkat ang pagbubuntis po at yung kasunod na physiological stage, yung pagbibigay ng gatas, ay it's a highly demanding physiological stage para sa mga hinihin. At kung hindi po sila nakakondisyon bago po sila ipabuntis, madali pong mag-decline or bumagsak yung kanilang pangangatawan. Maaari pong umabot sa punto na kung saan hindi nila itutuloy yung kanilang pagbubuntis. No, aabot po tayo sa may pag-aabort or yung mislong inahin ay madidisgrasya kung hindi po makabawi yung pangangatawan ng kambing bago po siya mabuntis. And yung sabi ko nga po, yung kasunod na stage, yung pagagatas, mas mataas na naman po na antas ng nutrisyon ng kakailanganin nito. So, paano pag-aalaga ang dapat po dito? Okay po, sa pagpapakain, dapat manumbalik yung kanilang pangangatawan. Sa amin po, may paraan po na ginagamit yung ating body condition score o yung BCS, na kung saan yung BCS po ay pinupuntosan yung pangangatawan ng kambing mula 1 hanggang 5. 1 po yung hindi magandang pangangatawan, 5 po yung obese na siguro yung nandun. So kung mapapanatili po natin. Parang ganito, ito yung payat. Apo. Ito pinakamataba, itong ideal yes, na. Ama ba? Yes sir. Sa amin, natatagpuan po namin na magandang gamitin itong score na to pagkat iba-ibang breed po ng hayop ay meron yung tinatawag nating mature weight. Ano po? Kung ang pagbabasihan lang natin ay weight, hindi po natin sasabihin na ang ideal weight ay 35, lalo na kung ito naman ay native na kambing. Hindi rin po ideal yung 35 pag ang pinag-uusapan naman natin ay purebred na boer pagkat mas mataas pa yung bigat nila. So, para mapagpantay-pantay po yung ating pamamahala at pagdedesisyon na kung saan na ready na ba, masasabi natin ready na ba ang pangangatawan ng inahin, mapanative man yan o mga malalaking lahi, ginagamit po natin yung body condition score. Maganda po na at least nasa may 3 ang kanilang score, 3 to 3.5. Pagka sinasabi po natin, by the time po yan na manganak, pwede pong bumagsak ang score mula dun sa may beginning ng kalahati na puntos hanggang sa 1 point. At para sa isang, ibig sabihin po, pag nanganak po yan, kung nagsimula po tayo ng 3.5, normal po na pag nanganak siya, pwede po siyang magiging 3 or 2.5 na mababa na po sa mga lactating, yung mga nagpapasuso na kambing. So para magawa po ito, kailangan po makukondisyon natin ang pangangatawan ng inihin bago po natin ipalahin. Papabawiin po natin sila. Otherwise, parang reckless breeding po yung mangyayari. Pwede po nating i-risk na mag-abort or magka-health problems yung ating mga inihin. So, paano po gagawin ito? Siyempre, ini-increase po natin yung amount ng nutrient intake niya. Hindi lang po sa may volume, kundi pati po yung energy intake niya at saka yung kanyang protein intake. Hanggang sa maabot po niya yung body condition score na 3 or 3.5. Kanong protein, ilan protein ang ano, kailangan na intake? Ngayon po, base po sa bigat po ng ating hayop lagi yung sinasabi nating protein intake. Base po sa kanyang bigat at saka base po dun sa may uri ng ating mga pagkain. Siyempre yung mga grasses po, kilala po yan na lower food protein na content, mas mataas po yung ating legumes.
ang atin pong damo typically will range around the 8-10% na crude protein. Yun po yung medyo maganda-ganda. Pero ang ating mga legumbre po, tulad ng ipin-ipin, takawate, indigofera, charansoni, lagpas po ng 20%. Ang ipil-ipil po ay nasa 27%. Ang ating kakawate, nasa 24%. Ang rinsoni po, mga nasa 22%. So, kung may difficulty po kayo na mapaganda yung pangangatawan, gamit lang po yung damo, pwede nyo pong supplementohan ito ng legumbre. Legumbre po ang ating alternative dun sa mga feed ingredients na mahal. Ano po, marami naman po tayong feed ingredients, mga concentrates na matataas ang crude protein. Kaso nga lang po ay medyo mabigat sa bulsa. Yan po yung mga commercial feeds, siguro mga soybean po, at saka mga alfalfa siguro, mga nauusog po ngayon. Mataas nga po yung kanilang proteina pero mabigat sa bulsa. At ito pong mga legumbre na ito ay hindi nalalayo dun sa protina nitong mga binibili natin medyo mahal. So, ito po ay alternatibo lalong-lalo na sa mga backyard or dun sa mga production na kung saan low cost lang po yung kanila. Yung ano, yung ipin-ipin, ang sabi nila hindi pwedeng malaking percentage ang pagkain. Ilang percent ang pwede sa ipil-ipil? Kasi ang nabanggit nila is ano eh, medyo delikado daw kung malaking volume ang ipil-ipil na papakain. Opo. Marami po tayong mga study na nakita na tama po yung sinabi ninyo, yung masyado pong mataas na antas na pagpapakain ng ipil-ipil ay maaaring mag-cause ng abortion naman sa may mga kambing. So, Small Ruminant Center po, we recommend 75-25% ratio. 25% na legumes and 75% na grasses. Ngayon po, baka yung iba nating tagapakinig, lalo na yung mga nagsisimula ay medyo mahirapang unawain kung gano'ng karami yun. To give you an idea, sa isang inahin po ay magandang pakain na po yung 1 kilo kada araw. Diba? Araw-araw po na 1 kilong ipil-ipil ay hindi na po kayo magkakamali doon at hindi na po sosobra. Sa totoo lang po, yung 1 kilo na ipil-ipil kada araw ay yung iba nahihirapan pa pong gawin. Kasi kung meron ka dyang tampong inihin, that will require 10 kilos a day. So kung kinukuha mo lang sa gilid-gilid ng kalsada yan at wala kang sariling tanim, hindi mo mamaintain na pakainin yung ating inihin for 5 months. Not unless yun nga po, nag-develop ka na sa sarili mong forage area at meron ka talagang pinagkukunan nito mga legumbre. Neil, tanong ko naman, hindi mo nabanggit yung Madre de Agua? Apo, ang Madre de Agua po kasi at saka yung ating mulberry ay hindi po siya kinagore ang legumes. Pero sila po ay mga halaman na mataas po din yung protina. Although ano po yan, mga nasa 18 naman, 18-21% lower bracket. Yan po ay mababa ang fiber, kaya popular naman sa native chicken at saka sa may swine. Pero sa may ruminants naman po, since we have other alternatives na mataas po ang crude protein, ang pagtatalo na lang kumbaga, kaya mas nire-recommend po namin iba, ay agronomic aspect. Mas matulin pong mag-regrow itong mga legumes po kasi versus sa non-legumes. So, what I mean is, pwede kang makaharvest ng mga legumes 1.5 months up to 2 months. Pag sa mulberry yan or sa may tricantara, siguro para maharvest mo siya every 2-3 months siguro. So, mas mabagal siyang mag-regrow kumpara dun sa mga legumes. Pero, viable alternative pa rin po ito sa ating marunas. Anyways, we are always calling for variety in the feeds offered sa may kambing. It's another strategy how you will encourage them to have higher intakes. Pag iisa or dalawang uri lang kasi ng pakain, ay pwede silang manawa. Ano ba, hihinto na silang kakain later lang siguro. Pero kung iba-iba po yung ino-offer niyan, tulad nung nakakain nila pag nakadrala, parang ginagaya po natin or minimimic, tumataas po yung daily intake nila.
Siyempre, higher intake din po ng nutrients. Neil, yung ano, yung feeds, kasi may isang farm nagsubok na tinaas na yung feed intake, no? Yung ibig sabihin, yung soya, yung other, ano, instead of yung damo or etong alternative, no? Parang nahirapan yung ano eh, yung alaga. That is exactly right po, and it happens to marami na po kaming experience diyan na ganyan. When they found out na pwede pa lang ipakain yung sapal ng soya. Soya. Uh-huh. At nalaman nila kasing malapit sila dun sa may factory ng tokwa o ng taho at mura lang nabibili. Sinubukan po nilang ipakain ito. At ang ganda ng resulta. Pagkat mataas pa naman po yung antas ng protina nitong sapal. Bukod po dito ay maraming high quality kumbaga po ang amino acid ng soybean kasi. Pero hindi sila nasiyahan doon. Dinagdagan pa nila with the hopes na gaganda at bibilis pang lumaki yung mga alaga. Okay naman po yan for a certain period. Pero pag prolong at sumobra ka na doon sa may allowed na ano period, that's the time na nagkaka-problema. Yun po. Madalas, acidosis ang nagiging problema ng kanilang mga hayop. Nagiging masyadong acidic po yung condition ng rumen at minsan nagko-cause na malagas na yung lining ng rumen. Tulad nga po ng ating kasabihan sa Pilipinas, lahat ng sobra ay bawal. So may balance po yung dapat na kinapakain natin para maganda ang environment yung sa may rumen, sa sikmura. Dahil ba yung tambing may tatlong bituka? Kaya ganun? Ano bang effect? Kasi kung baboy, maski feeds ang papakain mo lang, pwede, di ba? Pero ba tambing? Yung kumaga yung four compartment stomach po ng ruminants, mga pa, baka, kalabaw, tupa, ay hindi po pwedeng masyadong acidic condition. Talaga pong ginawa yan to process highly fibrous material, yung mga damo. Nakakatawa nga po kasi sila yung grupo ng mga hayop na kung saan pag pinakain mo damo sa may manok at baboy, halos itatay lang din nilang damo yon at hindi nila ma-extract yung nutritive value. So it's amazing to know na itong mga ruminants na to, kahit na fibrous material na nakatrap doon, nagagawa nilang i-extract dahil doon sa may disenyo na lang kanilang sikmura. Pero ang disenyo na sikmura ay may tamang pH, hindi pwedeng masyadong maging acidic. Majority ng kanilang kinakain dapat ay fibrous materials. Kung lalagyan mo siya ng soluble, highly soluble carbohydrates, dapat supplement lang yon, ano, tulong lang niya doon sa pag-digest ng fiber. At para gagawin mo sa kanya ay parang baboy nga po. Kung magkaiba yung chan ng baboy at manok, eh magkakaproblema po tayo dun sa may ruminants. Hindi lang po sa may kambing, ano, kahit po sa may baka yan at sa may kalabaw. Tsaka yun nga po, alalahanin natin, mura po na diet yung ating mga damo. Ano, anywhere, andyan po yung supply, ang dami po supply, wala pong gaano value. So, yan po dapat maging majority ng kanilang kinakain. So, Fred, dito sa ano sa nakikinig ko sa inyo, no, malaki yung importance po na balance yung diet ng ating mga alagang kambing. Opo. Pero hindi po siya katulad ng ano, no. Although sinabi ko balance, hindi naman 'yan yung may exact percentage lang. May ano pa rin po 'yan, may play. Pero ang isa pa nakakatawa dito sa may ruminants, ano, hindi siya katulad ng baboy at manok na may minimum number and amount ng amino acid sa kanilang diet. Dito po sa may ruminants, because of the rumen microbes, volume lang po or quantity lang ng protein yung kailangan. Hindi kailangang napakaganda yung source ng amino acid. Ano mga, kung narinig nyo na po, kahit nga po yung ating urea na pataba ay maaaring gamitin po bilang source ng non-protein nitrogen. Nabanggit ko na naman po yung urea at sa mga tagapakinig, mag-iingat po kayo sa pagpapakain yan.
pwede po yung magamit ng ating small ruminants pero small portion at may tamang paggamit po dyan. Sa mga maliliit or mga batang ruminants, hindi po yan uubra pagkat hindi pa active yung rumen at wala pang gaano rumen microbe. So just make sure sa may kambing, mga 6 months and above, yung pwede niyong bibigyan. At saka, may ratio po. Hindi po basta ibubudbud niyo ang urea sa kanila. Ilang body weight? Ilang body weight ang ano? Ilang urea ang pwedeng ilagay dun sa body weight ng palalaki? Madalas po yung ating urea is being given to our goats and sheep in a form of leek, yung padila, yung urea molasses sa mineral block. Yan po ay para masigurado na yung daily intake nila ay hindi so sobra. No. Neil, may tanong naman ako sa iyo, Neil. Yes, pinag-uusapan natin yung pagkain, yung ganyan. Alin ba nauna? Kasi pagkakalam ko eh, may umasum, yung pora-pora compartment of the stomach, eh, di ba? Umasum, ubumasum, reticulum. Ano nga yung isa? Rumen po. Ba yun? Pwede bang i-discuss mo parang paano saan unang pumapasok, saan huling papunta na sa bituka? Paano nga yan? Okay po. So, una-una, sa mga mature po ng mga hayop, ang pinakamalaki po na compartment dyan ay yung unang-una, yung ating rumen. Sa Tagalog po, ang rumen ay tuwalya. Ano po? Ang purpose po ng parte na yan ay fermentation bat. Yan po ay kumaga holding area ng mga damo at para maburo at ma-hydrolyze yung ating material para lumambot. At most importantly, para po atakihin ng rumen microbes yung ating grasses, yung fibers po ng grasses para ma-free up po yung nutrients within that fibers. Susunod po dyan ay yung reticulum, bumasum, at saka umasum. Basically, yung last 3 parts po na yun is in charge po sa pag-squeeze ng sobrang water at pag-absorb po ng ibang nutrients. Kaya nga po madalas pag ruminants, lagi ang ruminants po. Ano, pinaka-importante madalas dyan ay yung ating rumen. Kasi nandun yung sikreto. Let's say sikreto po, no? Yung rumen microbes. Yan pong mga microbio na yan sa totoo lang. Kung wala po yan doon sa chan, doon sa rumen ng ating ruminants, wala po silang gaanong kakayanan na ma-digest tong ating mga fiber, yung ating pong mga grasses. So, marami pong disiplina rin dyan na ang pinag-aaralan ay yung populasyon po ng mikrobyo dun sa may rumen. Paano iti-tweak? Ano po? Paano magiging mas efficient yung ating rumen? So, yun po. Rumen, 4 compartments na stomach po. Rumen, reticulum, abumasum, tsaka masum. Ngayon, iba naman po ang usapan pag yung batang kambing. Ano po? Kasi sa batang kambing o mga ruminants po, ang pinakamaliit pa lang po yung ating rumen and undeveloped. Bakit po? Kasi sa early early days of its life, from pagkapanganak hanggang 90 days, ang main diet po niyan ay hindi damo, kundi yung gatas mula sa may inahe. So ang pinaka-developed po diyan ay yung abomasum. Parang yan lang din po yung chan ng mga monogastric like baboy at saka sa mga tao. To receive milk para ma-digest po yung gatas. And unti-unti habang lumalaki po yung small ruminants natin, pag umiinom po ng tubig at nagsisimula ng kumain ng damo, nag-e-expand po yung ating rumen at nakakargahan din siya ng mga bakterya galing sa environment para po manirahan dito sa ating rumen. Hanggang sa mawi na po siya at maging enough yung size ng ating rumen to sustain po yung nutritional needs ng ating hayop. So isa po yan sa mga tinitingnan madalas sa transition, sa easy transition ng ating small ruminants.
minsan po kasi from milk, ano ba, fluid diet hanggang sa may solid diet, minsan yung transition ay hindi maganda. Hindi nakaka-adjust ng maayos yung rumen. So marami pong strategies dyan, both sa may farm at saka dito sa may academic naman sa academia, kung paano yung best strategy, how to win these animals, how to transition these animals from fluid diet to solid diet. Opo. Sabi mo marami ka strategy, pwede ba makapag-share ng isa, sir? Okay. Yung iba naman dyan ay hangga't maaari or mas bata yung ating animals ay meron ng creep feed. Ibig sabihin yan ay yung pag-i-introduce ng mga concentrates. Easily digestible. Easily digestible, ano po, pero high in nutrients. Pag siguro po mapapansin ng ibang nag-aalaga, pag bigla pong namatay yung inahin o pag hindi enough yung gatas ng inahin, mapapesa po itong si kid, yung young goat, na kumain sa gutom po niya or to sustain po yung nutritive value. Ang problema, ang available minsan sa bukid pag yan ay ginagala ay yung damo. At hindi pa po kaya nung chan kasi na tunawin yung damo. Kaya nangyayari, lumulobo lang ng lumulobo yung chan. Naiipon pero matagal na nadadigest ng hayop pagkat unang-una, hindi kaya nung kanyang chan. Pero kakain siya ng kakain sa gutom niya. Kaya po, ang katawan ay maliit pero ang chan ay lumalaki. So parang yung madalas po silang term dyan ay nababansot. Kasi masyadong maagang kumain ng damo na hindi niya kaya digest. So yung iba po ay creep feed, ano po, high in nutritive value pero easily digested. Sir, curious lang ako, no? Galing po tayo dito nga sa feeding. Pero sabi mo, pagka hindi maayos o hindi nakakondisyon ang ating mga alagang kambing, may tendency na pagka sila ay nagbuntis, ay doon na nga nagkakaroon ng abortion, hindi nagtutuloy yung pagbubuntis. Paano natin malalaman kung buntis na ang ating mga alagang kambing? Ang pinakamadali po at pinakamura ay yung calendar method. Although very tedious po ito sa iba. Ang ibig sabihin po nito, ang isang kambing po ay normal na maglalande after 21 days. Ang cycle po, from isang paglalande dun sa may kasunod, ay madalas 18 to 21 days. Ibig sabihin po niyan, pag naglandi siya sa may pangalawa, ibig sabihin po ay hindi pa rin siya buntis. So kung ipapakasta niyo po ngayon na panahon na naglalandi siya, bumilang po kayo ng 18 to 21 days. Pag yan po ay hindi naglandi, ibig sabihin po may chance ang siya po ay buntis na. Sumunod po na 21, kumbaga dalawang 21 days, dalawang cycle, hindi pa rin siya naglalandi. 100% po siguro masasabi ko, buntis na yung ating mga hayop. Ngayon po, yung iba na mga ginagamit po ay ultrasound. Although hindi lahat ay marunong gumamit noon at hindi lahat po ng lugar ay may available na technician or veterinarian na marunong mag-diagnose na buntis na kambing gamit po yung ultrasound. Ngayon, kung visual naman po, ano, yung tinitingnan, whether buntis na hindi, madalas po yan ay yung huling buwan na po ng pagbubuntis. Saka mo magkakaroon ka ng idea kung siya ay buntis o hindi. Uumbok yung nasa may kanan na tiyan or tinitingnan yung pag-develop ng kanyang mammary gland. Yung last month po kasi niyan, makikita niyo na may difference yung udder. Nagkakaroon na po talaga ng laman in preparation for the feeding. Pero sa early detection po, madalas dyan ang pinaka-reliable ay yung records. Pero sir, putulin ko muna ang ating usapan. Meron akong bibigay sa iyong hanging question. Ano ba itong caprine arthritis encephalitis? Pwede mo ba yung sagutin sa ating pagbabalik? Ito po ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Sir Neil, ang tanong ko sa'yo, yung caprine arthritis encephalitis. Yan. Ano ba ito? Ito po ay sakit ng kambing
na ang cause ay isang virus. Siguro sa panahon ng pandemya, lahat na yata tayo ay familiar sa may virus. So it's a viral infection po sa mga goats. May dispute pa kung yan ay nangyayari din sa may sheep. Pero basically, ang nangyayari po dyan ay yung mga joints ay namamaga. Ano po? Apo. At minsan, may kasamang respiratory infection. Sir, gano'n ito ka-harmful pag kapuntis ang ating mga alagang kambing tapos itinamaan ng prime arthritis encephalitis? Ito naman po ay hindi kilalang nagpo-cause po ng abortion sa may sa may kambing. Meron naman po, mataas naman po yung mga chance na ang isang kambing na may kai ay nabubuhay. Ano po? At meron po yung iba dyan, madalas ay nalulong po naman pag nagpakita na ng symptoms. Ang tricky lang po dito sa may sakit nito ay natatransfer po siya sa colostrum. Yung unang gatas na napoproduce ng ating mga inhane. So natatransfer niya ito sa kanyang anak. So kung positive yung nanay at yung kid o yung batang kambing ay dumede, nakuha yung colostrum, magpa-positive din yung ating anak. So napapagay siya. Neil, tanong ko lang, meron ba tayong ELISA test or PCR? Kasi dapat makita natin yung nanay para kung positive, hindi natin padededehin yung mga kid niya. O paano sistema ang ginagawa ninyo? Tama po. Itong KAE po, o yung Capri na arthritis encephalitis ay nadedetect po ng ELISA kit na kung saan pwede nyo padala ang sample po ng dugo sa ating mga regional animal diagnostic laboratories. Ngayon po, ELISA nga po yung gamit nila pero parang sa ngayon ay may mga lumalabas na PCR test para sa mga hive na to. So far, ang re-require pa lang naman ay yung ELISA test. Ngayon po, tulad ng nabanggit ko kanina, since ito po ay maaaring maipasa ng inihin doon sa kanyang anak. Tama po sinabi ni Dr. Sosi kanina, kung identified mo yung inihin na positive, ano po, maaaring kung yan pong ipapanganak ay hindi makapuha, makadede ng colostrum, ay hindi po siya magpa-positive doon sa may sakit at hindi po siya mahahawa. Pero sa batas po, ang mga hayop na positive sa kae must be disposed. Ano po, hindi na po dapat po ibenta at dapat pong kakatayin, obligado pong kakatayin. So sa ang DA naman po sa mga nucleus farm at saka sa mga accredited farms ay kinapatest yung herd against sa kae. Ano po? Every 6 months po yan o every year po yata testing para po ma-identify yung mga hive na may kae. Neil, isang tanong pa, no? Yan ba yung huling sakit, huling viral disease na nagkaroon tayo? At kailan dumating yan? At sa anong bansa nang galing? Yun po, mas nagigear towards po sa may health, no? So mas maganda po siguro meron tayong mga ibang kasamahan, yung mga veterinaryo na makakapag-discuss dito. Pero yung sinasabi ko lang po ay yung mga kalaman naman po, karamihan ng mga breeders, mga animal breeders at saka yung mga nasa industriya po ng kambing. Kung kailan po mismo pumasok, parang wala yata tayong records, ano po, kung kailan siya mismo pumasok. Parang it was first detected po sa may Tacloban, pero it doesn't mean po na yun yung unang-una. Ano? Siguro dahil sa wala po tayong test, di po natin alam kung kailan ito po. Pero panigurado po, ito ay hindi sakit ng ating mga native na kambing at ito ay galing sa ibang bansa. Pero tulad nga po ng sinabi ko, ang kagandahan po nito, hindi naman po mataas yung pagkamatay ng ating mga alaga. Ano ba? Hindi po katulad ng mga pesting nakikita natin sa manok, sa baboy at saka sa may baka kung saan mabilis ang spread. Ano po? Magkakatabi lang, nagkakahawaan at marami, mataas yung porsyento na namamatay yung hayop. Ito, ang infection lang po,
ang chance na ma-infect yung anak ay galing doon sa may nanay. Hindi naman po mataas yung chance na pagkatabi o magkakasama sa kulungan ay mahahawas. Itong pagkain, di ba? Yung itong kambing ba, kasi yung sa tupa, pwede kong ikulong yan, papakain ko ng silage, mabilis lumaki, no? Itong kambing ba, pwede rin ipakulong ko, tapos silage na lang papakain ko? Doon sa may last po natin session, nabanggit ko nga po, pag alaga nyo ay tupa or kambing dito sa tropics, na tagpuan po namin sa aming mga proyekto at sa aming pag-aaral, na mataas po yung survivability at napapababa na may mortality pag sila ay confined. Dahil ang isang malaking problema po natin ay yung mga parasites o yung mga kulate. Kaya po, ito po, hindi lang po tupa. Mas nauna nga po actually na ipakilalang nasa pure confinement o nakatira sa bahay itong mga kambing. At pwede rin po silang pakainin siyempre ng mga silage. Kasama po yung corn silage o pwede naman po yung grass silage na nakikita po natin ginagawa ng mga farmers. Opo. Sir, parang may nabasa ako na pagkakalimbawa buntis ng ating mga alagang kambing, no? Pagdating ng isang buwan, eh dapat ba bawasan natin yung pakain? Tama ba? Hindi naman po. Isang buwan bago manganak, kailangan natin bawasan yung pakain, tama ba? Siguro po ay para po, yan po ay nare-recommenda pag yung mga inihin po ninyo ay nandun sa may body condition score na 4 or 5, ano po, yung nagiging obese. Kasi pag obese yung inyong mga inihin, mataas po yung chance naman na magka-problema sila sa pagde-deliver doon sa panganganak. Ano po, nagiging mahirap yung paglabas ng bata doon sa may puwerta naman nung inihin. So siguro kaya nire-recommend ang bawasan. Pero normally, ano po, ang inahin po because of the rapidly developing fetus sa loob ng kanyang tiyan ay bumababa talaga yung intake na. Kasi yung supposed to be na lugar or space para dun sa may rumen ay ino-occupy naman nung ating mga fetus, yung mga batang kambing. So instead of makakain sila ng marami, normal na bababa yung kanilang intake kasi may space na ino-occupy yung ating mga fetus. Yan nga rin po yung isang dahilan kung bakit pwede rin silang magkaroon ng pregnancy toxemia. Nakikita po natin yan mga 6 weeks bago po mga anak. Pagitan po ng 6 weeks hanggang sa may mga anak. Ano po? Dahil nga po sa nagiging mababa po yung intake ng ating mga hayop, mas lalo po natin nakikita to sa mga over-conditioned dose, yung mga obese. At saka dun sa mga inahin na merong mga multiple kids, yung twin up to triplets, mas lalo na po kung mas marami po dun na yung binibury ng child. Mataas yung demand nung pag-develop nung fetus. Ano po? Sa huling buwan, huling trimester po na pagbubuntis, ang bilis po nung paglaki nung mga fetus sa may loob. Nasasabayan pa ng pag-decrease ng intake ng ating inahin. Kaya po ang nangyayari doon, just to supply the energy needs ng inahin at ng mga fetus, bine-burn niya minsan yung kanyang tissues, yung mga fats ng inahin. Ano po? Kung hindi kaya ng ration, yung stored fats ng inahin ay bine-burn niya, kino-convert niya to satisfy po yung energy. And yung sobrang pag-burn po niya ng fats na to, ay may byproduct na ketones na nakakasama dun sa inahin na nagko-cause po ng pregnancy toxemia. Pwede yun po ang mag-cause ng abortion, yung pregnancy toxemia. Neil, may tatanong lang ako ha. Totoo ba yun na dapat yung Tagalog ipakakasama sa mestizo? Pag mestizo na ipakasama mo doon sa puro dahil mahihirapan daw mga anak kapag Tagalog tapos puro ka agad? Okay. Hindi totoo yun? Yung version po siguro ng Tagalog ay native po, no? Tama po ba? Native. Joke pamilya na. Tama po yun.
kung ang exotic breed niyo po, yung banyaga, yung lahing banyaga ay masyadong malalaki kumbaga. At ang napakasta niyo po yung sa may inahin na native o Tagalog ay masyadong maliit. Kadalas po, walang problema sa may pagkasta. Kahit malaki diferensya nila, naaabot at naaabot. Wala pong problema sa may pagbubuntis. Ano po? Kaya po. Ang problema po ay dun sa may panganganak. Dahil yung Tagalog o yung mestizo, kung maliit po talaga ang daanan niyan ng bata. At yung ipapanganak naman ay kalahating malaki. Ano po? Mataas po yung chance ang mahirapan po yung ating Tagalog o native na inihin. Madalas po, assisted delivery, tinutulungan po ng caretaker yung panganganak. Na madalas po, ay wala dun yung nag-aalaga. Kasi native lang po minsan yung inihin. Yun po yung benefit din ng pure confinement, yung nakakulong. Ano po, namomonitor natin oras o araw na lang kung kailan sila malapit na manganak at naaantabayanan natin. Kung yan po ay nakagala, minsan, sa umaga na papaalasin nila natin sila, hindi pa natin maobserbahan yung malapit na siyang manganak. At minsan, dun sa bukid mismo siya nanganganak. So, pag nahirapan po siya doon, dun na po. Minsan, hindi mailabas yung anak at patay na po yung anak bago po makita ng liyari. So, ang suggestion po dyan, kahit na po yun ay Tagalog or native dose, siguraduhin po natin na lagpas ng 20 kilos naman yung bigat bago po sila ipalahi dun sa mga banyagang na lahi ng kambing. Or, mas maganda po, ay yung meron ng experience sa panganganak. Yung nakadalawa o nakatatlong beses ng panganganak. Para po sa panahon na sila naman ay manganganak na medyo madali na po yung paglabas ng anak kahit na may lahi po yung tatay. Opo. Sir, kanina nabanggit ko no yung pagbabawas ng pagkain. Ano-ano pa yung mga dapat tandaan pagka malapit ng manganak ang ating mga alagang kambing? Unang-una po ay dapat alam nyo kung ano yung itsura o senyales ng ating mga hinahin na sila ay malapit ng manganak. Isang linggo bago manganak o tatlong araw bago manganak at yung mismong araw na yun, dapat ma-develop po yung kanilang mga mata, yung kanilang observatory skills. Na ito, it will just take around an hour or siguro 3 hours to hindi nalalagpas. Para po mapuntahan nila at mamonitor nila na kailangan po ng tulong ba or naturally manganganak ng ating mga kambing para po ma-prepare. Yung ibang management po dyan ay inililipat na po nila ng kulungan yung mga malapit na po mga anak. Pero yung iba naman po ay importante lang na mabantayan po nila yung inahin kung manganganak ba ng gabi, umaga o madaling araw. Minsan, pag madaling araw, sige, hayaan na natin yan. Pero kung kaya pang manganak ng gabi, papasyalan pa po yan sa may kulungan kung kailangan po ng tulong ng panganganak. Ngayon, ano yung mga dapat ipaghanda? Unang-una po, yung mga emergency kit nyo, makakailanganin ng tulungan nga po yung inihin at saka yung ano yung mga gagamitin mo sa mga bagong panganak dun sa may mismong kid. Ano po? Yung mismong kulungan, tiyakin po nating malinis at tuyo. Kung meron po kayong nakagayak na mga dry materials like dayami, ano po, na kung saan pwedeng paghigaan ng maliliit. Check din po natin yung kulungan. Baka mga anak po yan panahon ng tag-ulan o bagyo na maiiwas po yung mag-ina sa draft yung angge o yung malamig na hangin. Lalong-lalo na po yung bagong panganak. Ang madalas po na cost ng mortality naman ng bagong panganak, halos dalawa lang. Ano po? Yung nagutom, hindi po nakadede. Ano po? At saka yung nilamig. So, pansamantalay maghihiwa-hiwalay muna tayo. Pero sigurado naman ako eh, ang ating mga kababayan na nakapakinig sa atin, maraming natutunan katulad ko po. At sa kanya, bagong-bago yung mga, ano pala, ano yun, sa body weight, no? Sa ano, ito, itinuro nyo. Ito yung number one, hanggang ito yung pinakamataba, nasa hinlalaki. So, napakadami pong information na pumasok sa atin ngayon at sigurado ako na marami din po natutunan ng ating mga kasamahan. Maraming salamat po, Sir Neil, hanggang sa uulitin. And ka-send off
Dok Sosie, maraming salamat din po sa pagsama. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.